iTech na po ngayon ang paghahanap ng puntod sa Manila South Cemetery sa pamamagitan po yan ng kanilang website. Ang iba pang bagong sistemang ipinatutupad sa sementeryo sa ulat on the spot ni Steve Dailisa. Steve? Connie, aabot na nga sa 500,000 katao ang dumarag sa dito naman sa Manila North Cemetery, Manila South Cemetery kada taon, ano, para alalahanin yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nasa 288,000 na rin kasi, Connie, yung mga nakalibing dito sa 25 hektaryang sementeryo. Kaya para naman maging organisado at maayos ang sistema, ay nagpatupad na ng mga bagong mga pamamaraan ang pamunuan ng sementeryo. Ngayong taon, bawas hassle na raw yung paghahanap doon sa puntod na karaniwang problema. Pagbisita lamang sa www.manilasouthcemetery.com, gamit ang search engine, i-type yung last name ng yumaot. Mula rito ay makikita na yung lot number at grave number. 16 na CCTV camera ko niyang ikinabit dito naman sa Manila South Cemetery, kaya gwardyado yung paligid. At para maplanyo na ng husto ang lakad sa November 1, maaari ring makita live via streaming ang sitwasyon sa loob ng sementeryo. Bukas, ang huling araw ng paglilibing, pwede pang makapasok yung mga sasakyan hanggang hating gabi na October 29. Meron na ring naka-assign na Manila traffic para doon sa designated parking areas. Isa pa sa problemang kinakarap ko ni tuwing undas, yung pagkawala ng mga bata. Ayon kay Engineer Maribel Buesa, Deputy Manager ng Manila South Cemetery, magbibigay na sila ng name tags doon sa mga magulang para maikabit na ito sa mga bata sa entrada pa lamang. Para naman doon sa mga senior citizens, may libreng kandila, tubig at wheelchair para mas mabilis silang makapasok at makaikot dito naman sa sementeryo. Hanggang bukas na lamang, Connie, maaring maglinis. Sa October 29, bawal na po yung magdala ng mga patalim, flammable liquid at mga bagay na nakamamatay. Bawal din po magdala ng sound system, baraha at iba pang uri ng gamit na lilikha ng labis na ingay. Sa mga sandaling ito, Connie, ay patuloy yung pagdagsan mga kababayan natin na nagsisimula na maglinis nung kanikanlang mga puntod. Meron din naman dito, no, may mga nakausap tayo kanina na malakas yung kanilang negosyo pagdating dun sa paggawa ng lapida, lalo pat sa ngayon ay maraming nagpaparush para mapalitan yung mga luma. Meron din dito ng mga kababayan tayo, meron mga kabataan, ano, na ginagamit yung pagkakataon na sila ay nakabakasyon mula sa eskwela para naman kumita sa paglilinis ng mga puntod. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Steve Dailisan.